Ang history ng ancient Egyptian coffins at mummy cases ay umaabot ng ilang libong taon. Nag-evolve ito mula sa paglilibing ng patay sa mga banga, tapos sa rectangular mga wooden coffins, saka nag-transition sa mga anthropoid mummy cases at cartonnages na makikita natin sa mga museo ngayon. Gumawa na ako dati ng mga video tungkol sa mga mummies at mummy coffins. Pero this time, fo-focus tayo sa mga mummy cases, cartonnages, at funeral mask sa dalawang particular na time periods. Ito ang Ptolemaic at ang Roman period. Itong dalawang ito ay roughly ang huling 1,000 taon sa evolusyon ng ancient Egyptian burial practices bago ito unti-unting nawala noong 3rd o 4th century AD. Karamihan sa mga tao na nagpupunta sa mga Egyptian museum ay nasanay na nakakakita ng mga mummies at mummy cases na nilikha sa tuktok ng kasikatan ng Egyptian culture. Ilan sa mga magagandang halimbawa nito ay ang kabaong ng overseer na si Khnumhotep na nabuhay noong Middle Kingdom at ang cartonnage ng pari na si Nehemsimut na mula sa 3rd Intermediate Period. Pero ang pinakasikat sa lahat ay ang kabaong ni Tutankhamun na naghari noong New Kingdom 3,300 taon na nakakaraan. Bagamat itinuturing na tikipsilim ng panahon ng ancient Egyptian culture ang mga ito, sa aking opinion, ang Ptolemaic period na nagsimula noong 323 BC hanggang 3rd century AD ng Roman period ay nagre-represent ng isa pang tugatog ng Egyptian funerary art. Around 300 BC, sa simula ng Ptolemaic period, ang quality ng embalming at mummification techniques ay naobserbahan ng mga archaeologist na pababa ng pababa. Maraming masasabing dahilan kung bakit nangyari ito. Maaaring dahil sa shortage sa mga embalming materials, masyadong expensive na mga funeral rituals, o kaya economic upheaval, mga giyera at iba pa. Pero ang isang importanteng bagay na nangyari noong panahong iyon ay iyong mga namamahala sa paghawak ng mga namatay. Ito ang mga funeral guilds at mga embalmers ay nagko-compensate sa substandard na mummification techniques sa pamamagitan ng elaborate na pagbalot ng mga mummies at pag-integrate ng mga Greek and later on Roman cultural influences sa paggawa ng mga coffins at funeral masks para umapil sa panlasa ng mga masa.
probably ang pinakamainam na paraan upang makita ang unti-unting paglalaho ng Pharaonic style na funeral practices ay ang pagtingin sa mga burials ng mga pangkaraniwang tao na isinagawa noong 2nd century AD ng Roman period at paglakas ng impluensya ng Kristyanismo sa Egypt noong 3rd century AD. By that time, even by commoner standards, ang mga disenyo ng mga kabaong at burial shrouds na kanilang ginagamit ay mas nagiging mas simple sa paglipas ng mga siglo. At yan lang po ngayong araw na ito. Salamat ulit sa panonood. Hanggang sa muli.